ang nakaraan sa Batang Quiapo. Dahil nga sa pangbabastos kay Mokang ay nabugbog ni Tanggol ang mga kasama nito. Sa kabilang dako naman, magiging matagumpay na sana ang transaksyon nila Ramon at kila Angkong. Ngunit sa isang sandali, ulabog nga ang lahat sa pagdating ng mga pulis dahil sa kagagawa ni Agustus. Samantala, nalaman na nga ni Supremo na si Amanda ang nasa likod ng lahat ng ito. Sa kabilang dako naman, nakipagpalitan nga ng putok itong sila Ramon at Greg sa mga pulis. Dahil sa mainit at tensyon, ay ganoon na rin ang ginawa nila Tanggol. Sabay-sabay nating tutukan ang umiinit na tensyon sa Batang Quiapo. Narito ngayon ang mga nagiinit na eksena sa Batang Quiapo. Pag hindi nyo binaba yung baril nyo, mas lalo ko kayong papatayin. Sa kaguluhan sa hotel, tuluyan na nga nagharap ng landas ang grupo nila Tanggol at ang grupo nila Greg. Kasukutan nga sila ng tapang at parehas nga sila ayaw sumuko sa isa't isa at nagmamatsyag din sa mga bawat galaw nito. Mas maigi pa makipagsapaan na lang tayo. Isay mo pa natin itong mga baril natin, Tanggol! Ito. Habang ang mga pulis naman ay nakarating na rin sa kanilang engkwentro, tinutukan naman sila ng mga pulis at agad pinapasuko at pinalibutan ng mga ito. Ngunit buo nga ang loob ni Greg na makipagsabayan sa mga ito. Tanggol! Tanggol, may mga pulis na dito! Hulihin tayo! Kulong na tayo! Lalaban tayo! Dito rin, disidido naman si Tanggol na makipagsabayan. Wala na tayong magagawa. Napasubo na tayo. Makikipagsabayan tayo sa mga tao. Dito rin, disidido naman si Tanggol na makipagsabayan at hindi sa mga pulis. Bineral nga ni Greg ang mga pulis sa taas, pero nga ang mga bala ni Tanggol ay sa kanya sumalubong. Nagalit naman si Mokang sa dipagsuko ni Tanggol. Habang tumama na nga ang mga bala ni Tanggol sa balikat ni Greg, sanhi ng pagkabitaw niya ng kanyang hawak na maleta. Napatakbo naman ang magkahiwalay na grupo habang hila-hila nga si Greg at tinutulungan ng kasamahan nito. Naalarma na nga sila dito at kung saan nakipagsabayan pa rin ang grupo nila Greg sa mga pulis. Pinahawak naman ni Tanggol kay Mokang ang napadpad na baril sa kanilang pwesto. Mokang! Mamamatay ka! Mamamatay! Ito. Takot naman si Mokang na humawak nito. Nakita naman ni Teng sa kanyang harapan ang maletang inaakala nilang pera ang laman nito. O Tanggol, ano iniisip ko? Nagdesisyon niya si Tanggol na kuhanin nito. Ngunit nakabantay sa malayo si Greg na ang paputukan nga siya nito. Agad naman napaatras ang ating bida at sinubukan uli naman ni Tanggol na paputukan ang mga ito. Isa-isa namang naalagasan ang mga tauhan ni Greg dahil na sa engkwentro din ng mga kapulisan mula sa itaas. Hanggang sa unti-unti na nga sila mapalibutan ng mga kapulisan dito. Nagpasya naman sila Greg na umatras na dito. Naisip naman ni Mang Berting na pumunta nga sila sa isang fire exit at doon humanap nga ng lalabasan. Kinuha naman ni Tanggol ang nadaanan niyang maleta habang ang mga pulis ay tuluyan na nga rin nakababa sa direksyon nila. Sa kabilang banda, patuloy pa rin ang paglaban nila Ramon at Severino sa mga pulis na madaraanan nila Ramon. Isa-isa naman nalalagasan ang mga kapulisan dito at isa-isa rin tumutumba sa bawat daraanan nila Ramon. Nakahanap na nga sila ng lalabasan at nakasalubong naman nila ang pangkat nga nila Greg sa isang fire exit kung saan nakita nga ni Ramon na may tama si Greg at tinanong niya ito kung ano nga ang nangyari. Hinahanap naman ni Ramon ang pinahawak nito na maleta. Sinabi naman ni Greg na nabitawan niya ito. Nagalit naman si Ramon sa kanyang narinig. Wala sa akin, nabitawan ko. What? Nabitawan mo? At di naman nagustuhan ni Ramon ang kanyang narinig. Habang patuloy naman sila Tanggol sa pagtakbo, nakahanap na nga rin sila ang isa ding fire exit. Dito nga, dali-dali na rin silang buwaba. Sa di kalayuan, nakita naman sila ng grupo nila Greg. At pinaputukan ito. Sinubukan naman bumanti ni Mang Berting. Pinaputukan at i-cover si Tanggol sa grupo nila Ramon. Nang aakmay naman ni Ramon na siya naman ang babaril dito.
Agad naman itong napahinto at natulala nang makita nga si Tanggol. Dito nga narating nila ang labasan. Nakipagpalitan naman sila ng putok. Dito nga narating na rin nila ang labasan. Agad naman may humarang ng mga tauhan nila Ramon. At dito nakipagpalitan niya sila ng putok. Isa-isa nga silang nakipagpalitan ng putok sa ibang mga grupo ng mga humarang sa kanila. Dito naman napatumba nila ang mga ito habang patuloy pa rin ang pagsunod sa kanila nila Ramon at Greg upang kuhanin niya ang maletang nagkakahalaga ng 60 milyon na droga. Nakahanap na nga rin sila ng kanilang masasakyan pagdating nila sa kanto. Pinaputokan naman sila ni Tanggol habang paabante nga ang mga sinasakyan nito. Dito nga ay balak paputokan ng grupo ang sasakyan nila Mang Berting at grupo nila Tanggol. Subalit, pinigilan niya sila at humarang si Ramon sa kadahilan ng malakas nga ang kutob niya sa nakitang si Tanggol. Abangan sa muli ang mga mangyayari sa Batang Quiapo. Makikilala na kaya ni Ramon si Tanggol bilang kanyang anak? Abangan ang may init na yugto sa Batang Quiapo. Sa mga bago po sa akin channel, huwag kalimutang mag-like, mag-share, and mag-subscribe para lagi tayong updated sa aking mga susunod pang video. Maraming salamat!